Hi, Carmina. Naimbag nga bigat. Mayang buntag. Magandang umaga po sa inyong lahat. Mayang buntag. Senator, ito na nga. Pagkatapos na pinagtrabahuhan ninyo itong national budget, ano, natapyasan nyo ibang ahensya, pero pagdating dito sa bicameral committee, ay naibalik naman yung dating natapyas. So ano ang saloobin nyo tungkol dito? Siyempre, masama ang loob namin dyan na disappointed kami kasi sa konti na nga ng concession na nakuha ng minority sa Senate version, isa nga yan sa at least pampalubag loob sa minority na bawasan ang confidence fund, lalo na ng Department of Education. Naglagay tayo ng mga amendments sa pananalita ng mga special provisions kung ano yung mga reportorial requirements dyan. Kailangan mag-submit ng report po. Masa lahat yan sa Senate version. Pagdating sa BICAM, baliktad lahat. So, ayun na nga. Kaya nga, tama mo ba yun, Senator? Senator, tama ho ba yung napabalita na tinawag niyo itong BICAM na parang Third Congress of the Philippines? Correct. Hindi lang dahil diyan, dahil sa may mga budget account or expense. Na agreed na yung amount, wala namang issue ang amount ng House, ang amount ng Senate, pareho. So tapos pagdating ng BICAM, lumaki. Ibig sabihin no, may nagbago, ang nagbago ng isip yung BICAM, hindi na yung House o hindi na yung Senate, kasi nga parehong agree nga sila ron. So in that sense, parang naging third House of Congress ang BICAM, which they should not do. Dapat may konting disiplina sa BICAM. You focus on the disagreeing provisions, yung hindi magkatugma na mga provision ng versions ninyo. Yun ang inyong tutukan. Yung mga magkatugma na, tahimik na yun. Huwag yun ang galawin yun. Wala ngang issue dun eh. Oo. Ang tanong ngayon ng taong bayan, Senator Pimentel, ano pang ginawa ng Kongreso, ng Senado, doon sa pagtatrabaho dito sa national budget, gayong ang BICAM lang din pala ang magdedesisyon at gagawa pa ng panibagong aksyon? Ano? Katulad nga yung sinabi nyo, yung magkatugma, sana hindi na ginalaw, pero ang nangyari, katulad dito sa unprogrammed appropriations, 219 billion pesos, Senator? Ang nadagdag, opo. Mm-hmm. Isa ring trend yan na nakikita natin na tinutulak na yung mga amount sa budget dun sa tinatawag na unprogrammed appropriation para hindi nasasali sa balance na inaanunsyo ng budget. Pero sa last Duterte administration, mga 300 lang yan eh. Ngayon sa first President Marcos budget proposal, naging 588 yan, billion yung unprogrammed. Pero ang ending ay 800 billion plus na. Yan ang ending ng bicameral conference panel. So kung yung nakikita na natin ngayon na tinutulak pababa, so arali natin anong epekto nito at bakit. Bakit natutulak yan sa pababa sa unprogram, galing program, ibababa sa unprogram. So anong nangyari doon sa space na na-create sa program? Diba? Sa higher part of the budget is programmed appropriations. Tinutulak pababa to unprogram. Nagkakaroon kayo ng space sa program. Kasi hindi nila ginalaw yung balance. Yung total amount ng programmed appropriations ay hindi gumalaw. Ibig sabihin nun, merong nag-replace dun sa gastusin na yun na tinulak pababa. So, this is a trend na kailangan bantayan natin because is this a good way of budgeting, no? Na may mga expenses ang bayan, ang gobyerno, na ayaw niyang ipa-declare sa bottom line ng kanyang budget kasi ang gusto lang niyang i-declare yung program lamang. Kaya so, tinutulak pababa sa unprogrammed. O, yung ginagastos po yung unprogrammed. Senator Coco, kung kayo po ang tatanungin, ano po ang pakiwari ninyo kung bakit ito ginawa? Yun na nga po. Yun nga pong kasi meron kami basic difference ng chairman ni Senator Angara siguro pati ng TBM na mga budget professionals po yan. Tayo naman po budget amateur. Meron kaming difference in opinion. Ako, para sa akin, ang buong budget ng bansa, isuma total natin yung nakaprograma
at saka yung uutangin. Yung balak utangin. Kasi kasama naman sa nakaprograma, inuutang din naman. Hindi naman, may, kaya nga may budget deficit tayo, inuutang natin yung deficit. So, para sa akin, isuma total yun, 5.2 trillion sa program plus 800 billion sa unprogram, 6 trillion. So sabi ko nga, this is the first ever 6 trillion budget of the Republic of the Philippines. Senator Coco? Yes, yes. Yeah. Naputol ko ba? Kaunti, bahagya lang. That's why I had to check. Pero kahapon po, no, kahapon, nung na-interview itong si Senator Sunny Angara, ang explanation po na binigay niya kay kung bakit na ibalik itong controversial confidential intelligence funds ay isa sa mga binabanggit niyang rason ay respeto daw po yun sa ahensya. Pero paano na lang yung respeto dun sa pera ng taong bayan, Senator? Tama po yun. No? Kasi respeto sa ahensya. Eh bakit meron mga ahensya? Iba, kinatay namin yung budget ng mga ahensya. Kinatay ang CHED, 4 billion ang tinanggal. Mga ganun, may mga ahensya na kinatay yung budget. Eh. So, dapat siguro hindi na huwag natin sabihin na by retaining ay we are respecting because pagka we are now decreasing drastically, grabe ang pagbaba ng budget. Eh, ibig sabihin nun, hindi namin rinespeto yung ahensya. So, this has nothing to do with respecting the agency. Ang budgeting kasi, dapat, maingat tayo sa pag-budget, lagyan natin ng, kasi authority to spend dito eh. Bigyan natin ng legal basis yung ahensya na gumastos sa tamang mga gagastusan. Tapos, pagbasahin natin yung president's message, kasi ang budget nanggagaling talaga sa executive branch yan, sa presidential initiative yan, may budget department siya, na alter ego niya. O, sabi nila, limited fiscal space. Ang ibig sabihin po niya, mga kababayan, eh, konti lang ang pera ng bayan. Konti ang pera natin, limited fiscal space. O, limited fiscal space na, mga kababayan, konti lang ang pera natin. So, hindi ba dapat, mag-ingat sa paggastos, dapat strategic yung merong halaga, may value for money. Eh, bakit natin nilalagay sa mga confidential funds, intelligence funds? Pero andyan na yun Senator. Ang mangyayari na lang ba ngayon ay talagang babantayan na lang. Kasi hindi nakalusot na eh. So, the next step now is just to make sure that the money doesn't go to waste. Pero medyo mahirap na bantayan yan. Hindi, okay. Tama yun. Kasi realistic din tayo. Hmm. Tapos na yung panahon ng debate kasi magiging batas na, meron naman budget execution, so bantayan. Pero tandaan natin na this is an annual ritual that we are going through, no? So every year may budget process po. Mm-hmm. So dapat na meron tayong bagong natutunan ngayong taon para magamit natin next year. And in the meantime, we are educating our people, ang mga kababayan natin, makaalam ng mas marami tungkol sa budget process para makalahok sila sa next budget cycle. Kailangan sinusulatan nila yung mga congressmen nila, senador. May pressure dapat nararamdaman ng legislator from their constituents. Lalo na kung tungkol paano gamitin ang mga buwis, ang mga halagang binuwis sa kanila. At saka kahit ang utang, mga kababayan, kahit hindi nanggaling sa atin yan, hindi galing sa buwis, kahit hindi na tayo magbabayad niyan dahil mawawalan tayo sa mundong ito, babayaran pa rin yan ng kapwa Pilipino natin. Who can be your child? Who can be your grandchild? Mm-hmm. Nako, ito na nga ang pag-uusapan nating susunod, Senator Coco, no? Nabanggit niyo yung limited fiscal space. Pero sa kabila niyan, ay meron pa rin proposal na magkaroon itong sovereign wealth fund, tinatawag nilang Maharlika Wealth Fund. Sabi ng kasamahan niyo dyan sa Senado na si Senator Amy Marcos, mahaba-habang usapan pa ito. No? Kayo po, kapag pag-uusapan na yan sa Senado, ano po ang ipupuntos niyo dito? Ano po ang kailangan siguraduhin ninyo na makita ninyo nandun sa batas? Para masabi niyo mismo sa sarili niyo na kailangan nga natin tong
sovereign wealth fund ngayon din at may kumpiyansa ka na ito ay makakabuti sa ating mga kababayan? Yung iba kasi, yung ibang mga mambabatas, ang pagka mayroong napafile na ganyan mga panukala, ang kanilang initial reaction eh, paano ba i-save yung panukalang batas? Paano i-improve? Ako kasi ang tanong ko sa sarili ko, ano bang merito nitong panukalang ito? Sa tingin ko, hindi napapanahon eh. So, I will not even try to save that bill. We should discuss the bill, pero ipapalabas ko po na hindi pa handa ang Republika ng Pilipinas ngayong panahon, at hindi dapat ngayong panahon tayo nag-establish ng sovereign wealth fund. At saka kung basahin natin yung bill, nabasa ko na yung portion ng bill, hindi naman siya sovereign wealth fund, para siyang super GOCC lamang. Hindi, gumawala tayo ng GOCC na in-exempt natin sa lahat ng requirement ng batas. Super GOCC. Eh bakit? Ba't kailangan natin gawin yun? So, marami tayong katanungan po dyan at para na rin maintindihan ng taong bayan, siguro kailangan, kasi kung totoong sovereign wealth fund yung ating itatayo, this will have intergenerational effect, pwedeng benepisyo, pwedeng perwisyo, diba? Mm-hmm. So ang maganda rin siguro dito, kung sakaling mailigtas yung panukalang batas at merong makagawa ng magandang version ng panukalang batas na yan, kailangan i-referendum natin, pa-approve natin sa taong bayan. Kailangan involve po lahat, kailangan involve lahat dito kasi tinatayo ito sa pangalan ng lahat ng Pilipino, buhay man at sisilangin pa. Mm-hmm. Okay, isang issue na lang po. Senator Coco, meron din ho kasing nabanggit itong si Congressman Richard Gomez. He's issuing a warning. Ang sabi po niya ay magkakaroon ng budget crisis sa mga LGUs pag tuloy-tuloy na po ang full devolution ng mga projects, programs and activities, no, dito sa mga LGUs. Nangangamba po siya na yung ibang mga LGU ay hindi ganoong kalaki ang kanilang absorptive capacity, na imbis na mapabuti dahil nga merong mga pondo na manggagaling din dito sa dahil sa Mandanas-Garcia ruling, ay baka mas makasama pa nga. Dahil nga parang ang daming factors bigla eh. Merong kakaunti lang ang budget na makukuha, ang national tax allowance, no, na makukuha dahil nga konti lang ang nalikom na pera nitong mga nakaraang taon. Ano? Pagkatapos may full devolution pa, baka daw talagang mahirapan ang ibang mga LGUs. Ano po ang saloobin niyo dito? Si Congressman Richard Gomez raises a good point. Pero siguro kailangan ko pa siyang marinig. Ano yung mga detalye ng kanyang puntos. Tapos, meron naman tayong mekanismo sa budget. Yung assistance to local government units. Meron pa tayong local government support fund. Tignan natin kung pwede yun ang maging mekanismo ng national government, tulungan ang local government. But after we hear from Congressman Gomez and other local government officials, ano na ba ang sitwasyon? Kasi ngayon, akala namin may bonanza sila eh. Kasi because of the Mandanas ruling, di ba? Akala ang impression, may bonanza, may dagdag na pundo na darating sa local government units. Pero dinagdagan nga ng mga tasks and responsibilities. Mm-hmm. So, pero ano kasi to, mga this is just 1 year old eh. Kaya we need feedback eh. Ano nga ang epekto nito sa baba? But I think the budget mechanism is there. It's just the discipline na lang of the lawmakers, you know, na kung kailangan tayo magsakripisyo sa infra, nationally identified infrastructure projects, ilagay na ito to support local government units, open ako ron. Oh, but after hearing, ano ba, getting more information from Congressman Richard Gomez and local government officials. Okay, hanggang dyan na lamang po. Maraming salamat. Senate Minority Leader Coco Pimentel joining us today. Thanks, Senator Coco. Salamat din po. Take care po.